mag-iihaw na tayo. So, dinalan tayo ni Kuya ng grill. Actually, pwede mag-iihaw sana doon sa labas, kaya lang maulan. So, dito na lang tayo sa common kitchen. Kasi ayun si Jester. Sexy, oh. Parang gulaman. Ayan, nagugas naman siya ng mga plato. Yes. Yan! Nakita nyo yan! Nakita nyo yan! Sarap! Wow! Ako nag-marinate yan! So, si Jester na ang mag-iihaw. Maliligo muna ako dahil... Chef Jester! Wow! Nakpa mo pala muna yung ito mo. Parang si Chef Rye. Ay! Ay! Wait lang! Sarap! Yan yung ating pinamingwit. A few moments later. Hi mga Backs! For today's video, magmumukbang tayo! Maliban din sa tilapia na hinuli natin kanina, meron din tayong baon na marinated na pork liempo. Sino nagluto niyan? Chicken. Chicken fillet, di ba? Chicken fillet. Marinated. Nag-marinate, tapos ang nag-iihaw lang lahat si Jester. Ayan, nakikita niyo ba yan? Nakikita niyo ba yan? Sarap-sarap! So, let's eat. Huwag na natin patagalin ito dahil gutom na gutom na talaga ako. Magkakamay siya ako kasi may sugat ako sa kamay. Actually, guys. Actually, kamayan to dapat talaga. Oo, pasensya na. Sabi ko hindi ko kaya. At yung aking daliri chicken. Ano. Ako fish talaga, na-miss ko itong fish. Ano siya, nag-caramelize siya. Pero medyo nasunog talaga siya. Nag-explain ka pa, kaya ka na. Ang sarap ng fish. Kasi fresh sabi na fish. Siya? Oo, hindi ko pa sinasawsaw. Hala. Baka ina na naman. Ang sarap talaga mga box kasi buhay na buhay pa siya. Tsaka syempre galing sa pan. Pumapapalagpalag pa yan doon sa mangka kanina. Nag-enjoy ka naman sa araw natin ngayon. Oo naman. Kahit inulan-ulan ka doon sa ano. Masaya naman yun. Ang saya. First time galing ko yun. Galing ko mag-book ng ano, no, no, no warm. Nga pala mga box, baka din nyo pa napapanood. I-lilay ko na, ilalay ko na lang yung link sa taas. Kausawa natin. Estoyo ka lamang si Midzili. Kamusta? Masarap. Hindi kami magre-rile kasi ang dami namin ulan. Ang sarap ng marinate. Ako na magsasabi, hindi ko naaantay. Tingin mo right decision naman na nag-decide tayo mag-camping na lang dito sa Cavinti instead ng mag-beach kasi nga diba mahigpit. Kahit ino lang kami, masaya naman. Kayo mga box, ano ba, nag-enjoy ba kayong mag camping-camping or glamping? O mas preferred nyo yung mga naka-hotel, resort? Hotel. Parang minsan kasi nakakasawa din eh. Lumapit ka sa ano, nature. Yung mga dapat tandaan pag nandun na sa campsite. Ano yun? Respect the nature. Huwag magtapon-tapon ng kung saan-saan. Ay mga bak, magdala kayo ng ano, ng paper bag or plastic bag na pwede nyo gawing garbage bag. Oo, yan. Para ipunin niyo lahat yung basura niyo doon. O kaya naman na may kalat sa paligid niyo habang nandun kayo nag-stay, pero make sure na bago kayo umalis, lahat ng kalat niyo nakasama-sama, ganun. Hindi yung kung saan-saan tapon, ganun. And maliban sa respect the nature, syempre, respect din yung kapwa campers niyo. Oo, yung private space nila. Ayun, ano pa ba? At saka don't be too loud. I mean, okay lang naman, normal lang may mga na may mga music, mga ganyan, kwentuhan, pero syempre pag gabi na, tutupahinga na yung iba. Diba? Saka pag ano, ganito, pagkainan na, yaan nyo yung kasama nyo yung siya'y magkukwento, siya'y bumangka, ain lang kayo para hindi kayo maubusan. Ano mong gagawa ni Robby? Alam nyo kasi mga box, paborito, hindi ko alam ba't paborito ko yung tilapia, pambansang isda namin to eh. Diba? Sa bahay. Bata ako, ganyan. Ikaw, asawa ko to. Kamusta naman tong experience mo? Ang saya. Natutuwa lang talaga gusto kong mag-beach. Ngayon, diba, dagat na dagat na ako. Alam niyo naman ako, taong dagat ako eh. Alam ko nung sarap. Gusto ko lang sa seaside. Sa sand. Lubog man ako doon sa tubig sa dagat. Takot siyang maligo sa dagat. Ayoko na yung hindi ko naabot. Actually, kahit naman sa banyo, takot maligo. Secret lang yun, hindi mahalata, di ba? Yun lang. Kasi takot ako yung may current. Yung
pwede kang ano din, papunta sa shore, paradigm, nasa-attacking ka. Paano ulit yung alon? Ganun. Hindi ko nakatalo. Hindi na yun. Sorry kaya sa loob. Pero, in fairness, nung papunta pa lang kami dito, nag-enjoy ako sa mga nadadaanan ng mga sceneries, yung mga kambing na naghahabolan sa kalsada. Enjoy naman. Tapos, enjoy. Tapos, napaka-relaxing. Tapos, Then, saka, ang maganda kasi dito sa Camp Alexo, ang dami mong pwedeng gawin. Hindi ka lang tatambay. Yun na, mag-isda ka. Pwede nga mag-kayak. Yung mga bus, hindi siya marunong maghimay ng isda. Matigas. Yung ulo, hindi ko alam. Kaya yung ulo, piyapakan. What? Sa tuwa. Baboy! Ang halay! Ulo ng tilapia. Mukbang ko ito. So, sa inyo guys, kayo, comment down below pa kung baka may mga alam pa kayo ng mga ibang lugar na tulad ng Camp Alexo. Alam ko marami pang iba. Pero yung ganito ka-chill. Okay. Tsaka ganito ka-layo sa civilization. Parang ang sarap din kasi. Tapos yung mga may-ari ng ganitong campsite, yan. Comment down below or message nyo lang kami. Pwede namin kayong bisitahin. Wala nang laman. Marami pa yan. Tanggalin mo to, oh. Pasensya na. Mayaman kasi to dati. Maghirap lang sila. Bumagsak yung mga kabuhayan. Wala na eh. Yung iba na yung, yung apelido ni Aguilar, mga pang-alta. Maraming klase yung pag-camp eh. Merong motor camping. Yun, nauso na, di ba? Baka tayo natin yan. Mga box. Mga kapot-pot. Mga kapot-pot. Tayo natin yan. Speaking of kapot-pot, kung di ka pa kapot-pot, don't forget to subscribe. Jester's channel. Maritunin ko sa baba. Oo nga. Red's Moto. Red's Moto. Ayan. Dagdagan nyo yung 85,000 kong subscribers. Lakas! Nakita nyo ba yan? Ice. Fish eyes. Kampalino na mata. Lala ko na naman yung pagsup-sup ng mata ng isda. Natatawa ka. Alam mo na. Nag-joke kasi kami noon. Sabi ko sa kanya, dali, didilaan ko yung mata mo. Tapos didilat ka lang. Ginawa-kinawaan ko yung eyelids niya. Tapos mapapalapit na yung dila ko. Sabi niya, bisigaw siyang ganun. Sabi niya, alam mo na pakiramdam ng isda. Lusup-supin yung mata. Tegi naman na siya eh. Try niyo yun. Nakikita niyo yun. Sa mga jowa niyo. Try niyo yun. Yung ganito, tingin niyo. Daya. Ganun din eh. Di ba pag sisip-supin yung mata na isda, may lamang payo. Yung bibig mo. No. Tama pa pala, pinta pa pala na. Nakakatakot, promise, ang creepy. Kahit na alam mo, yung kahit na ina-expect mo na papalapit siya. Baka dumikit. Kanina, nakakita siya ng salamander. Salamander ba yun? Hindi. Tuko nga kasi yun. Tapos dumaan doon sa gilid namin. Sabi niya, ba't hindi nagsasalita? Sabi ko, nasasabihin sa'yo ng tuko. Hay mga box, padaan lang ah. Dami pa ng tilapia. Magpulutan. Ba't di ba? Asawa, yung tanong ko kanina. Oh. Paano tawagin yung suso? Paano ulit? Paano? Tawagin mo na yung suso. Paano? Ito si Gary. And also, meet Turbo. Kadiri yung mga dinaanan nyo. Next line. Oo. The next day. Hi mga box, good morning. 6 a.m. parang, pero, ay, ano oras na? Mga 6:30 na siguro, no? Pero mga 6 a.m. kami nagising. Kasi, hindi ko alam pag ganito yung lugar. Ang sarap gumising na maaga, no?
gisingin ka ng mga ibon. Oo, kanina nagising ako, tulog pa si Jester. Ang naririnig ko lang, kuliglig, tsaka yung ibon. Ngayon, mga 6:30 na, may mga maririnig ng mga bangka-bangka. Sobrang sarap matulog. Sobrang sarap ng tulog namin. Ikaw? Mm-hmm. Oo, kasi naghihilig ko eh. Narinig kita eh. Mag-good morning ka na. Good morning. Nagka-happy ako. Tapos si Jester ay magbubuko dahil siya ay patis is life. Nakaramdam na naman daw siya ng ano, UTI niya. Pero ano babe, sisigmuraan ka doon. Sa sisigmuraan ko siya. Sisigmuraan, hindi sisigmuraan. Hindi kami naka 8 hours ng tulog kasi nag-inom pa kami kagabi. Hindi po CG yan ah. Oo, akalaan nyo green screen. Ala, oo nga mukha nga. Siguro kasi yung panang araw. Ala ka, weird. Masawa ipan mo nga yung kape ko. Hanggang lumamay. Uy, may ilaway na yan. Visita. Asawa! Ang weird ng labi niya mga box. Gumaganon. Ano yan? Sige, bakit ako na? Yun lang ang kalaban natin dito, allergy. Bakit? Siyempre, parang mga pollens. Ayan o. Ayan si ate. Good morning, ma. Good morning, ate. Hi ka naman sa vlog namin. Ayan o. Na-pressure si ate. Pag-gising niya. Alam niya mga box, kung halimbawa grupo kayo, tapos gusto niyo ng villa, itanong niyo, mag-inquire kayo sa page. Sobrang ano din naman nila, ano. Yung ang dali nilang kausap. Di ba? Oo, sobrang dali nilang kausap. Kasi, parang naalala ko nga, 12 ata or 1 yung check-in time. Tapos parang nasundo kami 11. Kasi napaaga nga kami. Ayun, tapos ano, parang halos lahat ng kailangan namin. Talaga namang give ng give. Ganun. Sobrang, para kang VIP. No? Naman. Almost. Pero mabait kasi. Oo, yung sobra asikaso. Lalo na sila tatay. Happy anniversary. Happy anniversary. 27 na. 27 na. 27 na. Parang sarap din mamuhay na meron kang ganito. Someday, saka bibili tayo ng sarili natin ano, farm. Gusto ko farm. Lako Lake. Yaman. Gusto ko ng farm. Yung nandun na yung mga kailangan mo. Diba? Yung parang kung tinatamad ka man lumabas para mag-grocery o mamalengke. Patulad kay Bea. Pwede ka nang mamitas. Hindi naman sobrang ganun. Parang ano na yun eh. Parang on the way to rancho na yata. Sobrang dami nilang tanim din eh. Pero ayun nga. Parang ako gusto ko na may vegetable garden. May greenhouse. Tapos may mga alagang mga chicken. Ako free gusto range. Ko may baka. Saka baboy. Sige, ba't ang baboy hindi ginagawa? Magpastol ng baka. Laki-laki ng baka. Ba't hindi ginagawang ano, free range ang baboy? Try mo. Try mo. Ay, pupuntahan po tayo ng napakaluman-lumang simbahan. Ah. At napakaluman-lumang halo-halo. Halo-haloan. Yan. Kasi dito merong diba ihawan, ano? Doon may sigaan. Pupunta naman tayo mamaya doon sa dasalan, tsaka sa halo-haloan. May kulay na po ang ating mukha. At kakain na tayo ulit! Pakatama na ito ba? Yay! Adubo! Kain muna kami mga box. Mga box, tingnan nyo, ayan. Tingnan nyo yung kalabaw. Galit na galit siya. Ang sama ng tingin niya. Ano sabi sa'yo, babe? Paano? Padaw ako eh. Ha? Nagulat na ako, bigla siyang tumayo, lalapit na siya sa'yo. GoPro, stop recording. Imagine, everyday, freshly made lahat ng ingredients sa halo-halo nila. Init, diba? Salap, no?